So, ito na mga kajak, na ibaba natin. Yan ang kanyang torque converter. Madali nyo nasungkit yung torque converter. Sumama na. Mabilis. Ayan ang transmission ng FD. So, magre-rebuild tayo. Ganyan lifestyle natin mga kajak. Oh. Medyo maraming tukot kasi delikado yan. Baklas lahat yan mga kajak. Oh. So, ito yung likod ng transmission natin FD. Ito yung mga solenoid pa niya mga kajak. So, alisin muna natin mga solenoid. Che-check na rin natin lahat. Hello, magandang umaga mga kajak. So, minsan marami mga nag-i-inquire sa atin na ano ba usually no problema ng mga automatic transmission natin, no? Kasi po, kagaya ng mga binablog ko naman, kung makita natin at dito lang naman ang problema, eh yun lang ang gagawin natin. Pero pagka hindi na natin talaga magawa ng paraan, eh binubuksan na po natin yung transmission, internal leak o sunog yung mga plate. Yung kanyang tinatawag na clutch plate, heat plate. Oh, anyway, may mga o-ring din dyan. So, ito po ang ginawa natin ay Honda FD. At ang problema nito ay may kumakalabog pagka nagre-reverse, nagda-drive, may kumakalabog. Ibig sabihin parang ship shock, mayroong tinatawag na umuuga siya yung sasakyan. So, tinik-tinik na natin mga solenoid niya at okay naman. So anyway, pumasok na tayo. At saka yung kanyang ano, yung pumasok na tayo sa tinatawag na internal. So nakita natin na yung kanyang mga o-ring ay matitigas na, kaya pinalitan natin ng rebuilding kit. So rebuilding kit ang ginawa natin, pinalitan natin at yung sasakyan ay okay na, kaya yun lang mga kajak na hindi ho basta-basta ho kasi rin gawa ng automatic transmission, di natin minamadali. So, chine-check natin maigi kung ano muna yung problema ng sasakyan. So, eto mga kajak, minsan kasi pagka tayo, may-ari ng sasakyan, di natin alam gamitin yung automatic transmission, no? Eh, minsan mabilis po masira. Ang tawag doon ay driving habit, no? O kaya naman, sa tagal ng pagkagamit ng automatic transmission, papalo ng 200,000 kilometers, 300,000, hindi po yan forever yung tinatawag na laman loob niyan o yung tinatawag na pyesa niyan. So, merong mga o-ring na kailangan palitan, merong mga plate na kailangan palitan, nasusunog. At yun lamang mga kajak. Ang kaiba lang nito sa Honda FD na ginawa natin ay ang kanyang filter ay nasa loob ng transmission. So, hindi kagaya ng iba na yung mga BIOS, madudukot mo lang yung filter, pero itong tinatawag na Honda FD, kailangan mo buksan talaga yung transmission. Kailangan mo ibaba talaga yung transmission. So, anyway mga kajak, ito yung kanyang problema at okay na yung sasakyan. Nawa, meron kayong nagustuhan niyo muli. At ang kung gusto niyo mag-inquire mga kajak ay tawag lang kayo, nandiyan po ang aking number at ma-advisean ko kayo kung magkano ang gagastusin lang natin sa tinatawag na pag-re-rebuild ng ating transmission. Okay? Kung meron naman ang problema lang dito sa bandang ilalim, bandang malapit lang sa ibabaw, makakamura din po tayo. Jack of all trades, AutoCare, a shop that cares for your car. God bless you.